Hello guys, once again, this is Danny's Vlog. Pakita ko lang sa inyo guys kung paano ang paggawa ng version 4 na calibrated guys. Ito ang paggawa ko sa calibrated, no? So, ito ay light na siya. Ito ang calibrated natin. Ang paggawa nito ay gaya nito. Ito ang finish niya. Meron pa siyang ano dito. Epoxy, ilagay dito epoxy at saka dito. Tapos lagyan pa ito ng wire. Ito ganito. Pakita ko sa iyo. Sa ilalim na merong wire dyan sa ilalim na ganito. Ang loops niya ay 107 loops. Ang butas dito ay 1/4. 1/4 na drill bit. So, tinyo guys, sukat 6 inches. Ang center dito, 3, adjust ka lang ng 1/4. Tapos, ang harap hindi dito. Ang harap dito. Dito ang harap. Dito ang ilagay mo ang antena. Ito ang pag-calibrate natin sa ating version 4 na locator. Tapos, dati straight siya. Walang hati dito. Ngayon ay may hati na siya dahil calibrate nga natin. Maglagay tayo ng wiring sa ilalim. Ito siya guys. So, gamitan mo ng PVC na i-fit mo dito siya. At dalawa na din sila kasi itong panglagay dito sa pangbala chamber niya. So, ito guys. Ang butas nito, ang laki ay, ang diameter niya is nasa 23mm ang inside diameter. Tapos ang outside naman ay 25mm. So, yan siya guys. Tapos, yung ano natin, bolt. Stainless. 2 inches, no? Yan, no? 2 inches. Kailangan mo ng dalawang nut. Stainless din. Yan siya. Tapos, kailangan natin ng dalawang bearing. So, ang number nito is 606. Dili ito stainless, ah. May halo itong steel. Mahirap maganap ng solid stainless na bearing guys. Tapos ito guys, ang unang paggawa ng antenna, ganito siya pag matapos mo siya, ano, paggawa. Ito siya. Tube. Ang sukat nito is ayan, no? 4 mm. So ang taas nito is, taas niya is 12 inches. Ito ay mabibili mo sa Lazada. Tapos lagyan una, bago natin ikabit, lagyan natin ng solenoid na ito ay 107 loops, number 24. And guys, then bago mo siya ilagay sa tube nito, ang size sa ilalim ay 3/8 inches. Tapos ang haba niya is 3 inches. 3 inches, tapos 3/8. Sukat niya, oh. 3/8. Ang outshot 66 siya. Tapos ang next is ito guys. Ito ang next, no. Ito. Yung easy tight body pillar. So guys, konti lang masa. Maning siyang ilagay niyo siya dito para mag-hold siya. Yan siya guys, oh. Yun lang ka. Haluin mo lang siya
Hanggang mag-mix na siya yung red at saka yung ang kulay niya. Mix na siya. Mix na siya, guys, no? So, dito siya mo ilagay. Ayan. Basta hanggang dito lang. Hanggang dito lang ang ito. So, wag na natin ubusin, baka magsobra. Dapat masentro mo siya. Covered mo ng finger mo. Hawakan mo lang siya hanggang siya magtigas, no? Dapat dito ang pag-ano mo dito is sentro din, eh. Stimitin mo na nasa sa sentro siya. Tapos ganyan siya, oh. Yan. So, matigas na siya. Ganyan siya, guys, oh. Linisin siya. Para kakapit yung epoxy dito. Yan siya. Doon siya sa loob, no? So, carbon na may halong mga decoy. Ito, pero, kunti lang, guys, no? Ayan, no? Lagay ng halo. Yan siya, guys. Mas ano to, guys, no? Mas marami ang carbon kaysa decoy. Ang halo ng carbon dito ay 75%, 25 lang ang decoy. So, puro decoy, guys, no? So, ang halo natin nga mga pang-antay natin ngayon is nasa 5 na klase na mga decoy. So, lagay tayo dyan. Pagkatapos maglagay ng ito, maglagay din tayo ng pure na decoy, guys, na mas marami ang ano niya, mas marami ang decoy. Pagkatapos malagyan mo na ng carbon at pang-antay decoy, guys, bago mo mapuno dyan ng carbon tsaka decoy, lagyan na muna natin ng mercury. Ang standard dito, guys, ang nalagay ko is 3 grams. Yan, guys, oh. Ang 3 grams dyan ay dyan sa dyan. Ito ang 3 grams, oh. Ayan, guys, 3 grams yan. Pag maglagay ka ng mercury, huwag dito sa inner na part, dito sa outer, sa labas ng solenoid dito. Kita nyo, guys. Diyan, oh. Ito ang solenoid, di ba? Yan, oh. Ito ang solenoid. Bali ito. So, diyan ka sa labas. In between dito sa copper at saka solenoid. Diyan dyan maglagay, guys. Oh, no. Yan, guys, ha. Oh. Oh, yan. Yan, guys. Yan. Kung makita nyo dyan, no. Oh. Yan natin, ano, para ilaw, no. Yan, oh. Dyan siya sa gilid, oh. Oh, dyan maglagay, guys. Oh. So, yan siya. Bali, dito hindi siya sa gitna. Dito siya sa may solenoid. Tsaka, in between sa solenoid at dito sa copper tube. Yan. Pagkatapos nun, guys, ay lagyan natin ng carbon na may anti-decoy. At dito muna siya punuin. Punuin, guys, no? Dito siya punuin. Dito siya ng Swiss glue. Yan, para hindi siya matatapon.
ito na guys, no. Ito na siya, yung ganito. Yan. Ang kulang na lang is paglagay ng wire. Yan. So, itong wire guys is 27 loops to, no. Kalin dito, 27 loops. Yan siya. So, tapit na to guys, matapos. Magnetic wire number 24. So, maglagay ng wire dito guys. So, ito electrical tape. Kailangan mo to para pag ano, mag-hold sa kanya. Yan. Ito ang ano mo sa kanya. Ito ang mapanglagay mo. Pang-hold. Para hindi siya basta-basta maano at malagay mo ng sakto. So, ito guys is 27. Cut ko na lang, no. So, bali ito na ang 27 loops guys, no. Kung hindi masyado mataas ang ating video is cut ko na lang. Yung mga portion na pwede naman natin i-cut na pero detalyado pa rin. Ayan siya guys. Ayan. So, yan. Wala namang problema kahit hindi mo masakto ang balance dito. Importante malagyan siya ng copper wire na parang solenoid. Ayan siya guys, no. So, tapos lagyan siya ng shoes glue. Ayan. Patayuin lang siya. So, kailangan na parang ganito guys. Ito siya. Itong plain washer na ano, galing dito guys, na pinipix ko lang siya. Tapos ang ginawang ganito. Tapos may kapare siya na isa dito sa ilalim para pang balance sa kanya, sa antena. So, tapos guys is dito, pasok niya siya dito. Yan. Bakit meron siyang ganito? Ito ay marking ko lang, no. Para hindi sumobra yung ano, yung rod, hindi siya sumobra dito. Ganyan siya. So, dapat hanggang diyan lang siya, guys, no. Ayun, no. Hanggang diyan lang siya. Dapat hindi siya sumobra dito para siya matatamaan ng bolt. So, paglagay guys, yan natin ng wire dito. 30 or 50 pwede siya ilagay. 50 loops. Pwede natin 50 loops ang paglagay guys, no. Ang paglagay dito is ganyan lang. Ganyan lang guys. 1 to 50, no. Ayan. Ito na. 50 loops to. So, bagay ka lang ng allowance. Ganyan. Tapos, lagyan mo siya ng masking tape. Ayan guys, oh. Ayan siya. Pero, idiin mo siya guys. Ganyan, oh. Idiin mo siya na maging 6-6 siya guys, no. Ayan. Oh, 6-6 na siya. Pero may allowance siya, di ba? Oh. May allowance siya, 6-6. Ito ay 50. 50 loops. So, ganyan siya. Patuyuin lang siya bago mo siya iikot, i-loops na naman pabalik. Hanggang pabalik. Tatlong balikan lang, guys. So, okay. Dry na siya, guys, no? So, pwede na natin siya ibalik. Oh, lang din na siya nagano, nag-move. So, balik natin siya, guys, no? Ganyan lang. Pagawa. Balik lang siya guys, no. Papunta naman dito sa left side. Yan. Nakabalik niya siya. So, two layers na niya siya. Tag 50 loops. Pwede na ito tanggalin guys. Oh. Yung nilagay mo na pang hold. Oh. Pwede siya tanggalin. Oh. Tapos, mga 50 loops dyan, eh, pwede mo na siyang ibalik na diretso guys kahit walang shoes glow. Oh, kasi yung una ay nakadikit na yon. So, ganyan guys, oh. Pangatlo. Pabalik mo siya dito. Ito ang
pang third layer. Ito ang pang third layer, guys. So, ganyan siya, oh. Pag makaot na, ganyan mo siya, guys, oh. Ganyan. Ganyan siya, guys. Pwede mo i-ganid, guys. Ano? Ganyan mo siya, guys, oh. Guys. Tapos pagkatapos nyan, guys, yan ay ano mo siya, ganyan. Maglagay ka lang ng mga ano dito, guys, 30 yan, 30 loops, lang pa yan, 27 loops, no? So, lagyan 27 loops dito, guys. Tapos, ganun mo siya, guys, oh. Ayan. Tapos, lagay ka ng masking tape. Ayan, guys. Masking tape. Ito malagay, guys, oh. Ganyan. Ayan siya. Ganyan siya, guys. Yan, pang hold dito sa wire. Yan. Tapos magputol ka dito. Haba, guys, is nasa 6 inches. 7 inches. Putol ka dito, guys. Yan siya. Ang paggawa sa isa, ganun din. Ganito din ang paggawa. Tapos, at dito maglagay ka pa rin dito ng wire, guys, no. Lagyan sa dito ng wire. Ayan, guys, no. Lagyan sa dito ng wire ng 30 loops again dito sa labas. 30 loops na dalawang layer. Kaling dito papunta dito at pabalik diyan. Itong dalawa, guys. So pakita ko lang sa inyo mamaya kasi matagal ito ang paglagay, guys, kasi dahil hindi ka makakaikot dito, isa-isa yun sa pag-ikot, so matagal siya, guys, no. So yan na lang, sa sunod pwede nyo lagyan siya ng ano, isang layer na hindi pa tapos ito. So pagkatapos nito, guys, pwede natin itong masubukan, no, na wala mo ng ano, guys, wala mo ng decoy. So tingnan natin siya mag-tick siya sa ibang mga ano, wala pang, hindi pa nalagyan ng mga decoy. So wala pa, no. Try natin, guys, no. So gawa muna natin itong ano, ng ito, guys, so. Tapos ito, guys, ang ginagamit natin dito, no. Siya. So ito ang din ang, dito ka din mag-mold, guys, magawa ng loops dito, guys, no. Yan, no. So guys, ito, guys, oh. Well, ito ang gawin mo. So yan, wala pa itong anti-decoy, ah. So try muna natin, guys, na wala sa anti-decoy dito sa maliit, guys, no. Yan, oh. Dapat tatama yung ano dyan sa butas. So yan, guys, no. Hello, guys. So dito ay lagyan din siya ng super glue to, bago mapis, lagyan siya ng super glue, guys, no, para hindi siya ma-deform. So tapuyin mo lang yan. Yan. So to all of my viewers, especially to the English
people who will not understand, who cannot understand Tagalog or Bisaya. So first, this is a unloaded anti-decoy. Let us test first before we put anti-decoy. Let's test if this gadget can detect mineralized or decoy. So, assemble muna natin. Let's assemble this like that. So, yan. Yan siya. Okay. Medyo skip siya. Shadow. Yan. So, dapat straight siya. Straight siya sa butas, no? Okay. Yan siya. So, straight siya. So, na. Kasi, pakita ko lang sa inyo, guys, na pag walang anti-decoy, hindi tayo makakasiguro, guys, no? Hindi si pag may walang anti-decoy. Let's try. Kung ito ba ay nadidecoy pag walang ganito, mga anti. Let's try if this gadget can detect a mineralized stone or highly mineral decoy. So, let's try now if this gadget can detect this decoy. No? But in my surroundings, here in my surrounds, there is a true treasure, no? There's true treasure that buried here. So, let's try if this can detect this one. Or this gadget will search the true one here. So now let's try. Put two pieces of bearings. Very important is two pieces of bearings because the heavy is this gadget is more heavy, no? So that I put PVC here because the bearing is not fit, so put PVC and glue it, then just fix the bearing size. Ayan. Yan siya. So let's try. Oh, I have a small amount here of gold. So I have here small amount of gold. This is 18 key 5 grams pendant. So let's try first. This is without loading, no load, empty chamber, walang bala. Tapos I have this handle rubber to cover the handle. So sir, that okay, ganyan siya. This is a cover. Yan. So, and this is the like almost finished product. So let's try here. Okay, this is not yet finished, no? Ang paggamit nito ng mga ganitong gadget ay ganun mo lang siya. Tapos halimbawa, no, pataas ko itong camera, no? Yan. Ganun siya. Ganun paggamit mo. Tapos idandahan mo lang siyang pataas, no? Ganyan siya, oh. Nan yung mga katitsa. Yan lang siya. Pataas lang yung idadahan. Yan, oh.
So, nahanap na yung maliit na ano, jewelry. Ganun lang siya, oh. Ganun mo lang siya, oh. Ganyan, oh. Alawa ito dito, ha. Kita nyo yan, ha. Naka-slant siya gamay. Slant siya gamay. Tapos, dandahan mo siyang itayo. Ayan. Oh. Yan. Yan, oh. Nahanap na yung maliit na item, no. So, pag matapatan mo siya, pag ganun siya, pag matapatan mo siya, ano ba dito? Para di siya masyado malayo, no? Ano ba dito? Pag magpunta siya dyan, ano ba ganyan, no? Dandahan mo siyang itaas, no? Yan. Natin kung dyan siya, oh. So, dyan siya. Tapos, itapat mo siya, dandahan, no? Natin kung ang, ano ang reaction niya. Tara nga, oh. Yan, tapat na siya, oh. Na iikot talaga siya, oh. Iikot siya mga katit, so dadaan siyang umikot, yan, ah. Lamakas na siya. Yan. Pero masyado siyang maliit niya. Meron siyang na-receive dito sa, ano, sa tabi ko mga katit, no. Na mga deposit. Yan, mga katit, so. So, ganyan siya, no. Pagbalagyan pa ito ng wire dito, ay masyadong lalakas na siya. Dito sa maliit lang, no, lakas malakas na siya. Na ulitin natin, ha. Ito maliit, ha. Ulitin natin, ha. O, kahit meron dito sa akin, sa likod ko ng mga deposit, pero dito siya, o. Sa maliit kasi medyo malapit siya dito. Ayan, o. Dito sa banda. Ayan, o. Ikot siya, oh. Pero sa mga baguhan, di ito basta iikot. Kung baguhan ka pa, so kailangan mo practice po. Dalhin mo sa actual site na malaking aula doon, iikot talaga ito. Ayan, oh. So, yan siya mga artist, no. Ngayon, itry natin siya sa decoy kung iikot ba siya dito. Ito, malaki, oh. Malaking mineral, no. Highly loaded minerals to. Quartz, saka highly loaded minerals. Pyrites. Try natin ito. Huwag dito hanapin, lagay sa taas banda o malayo sa kanya. Tignan natin kung makakalitik siya. Pero itong madidikoy ba siya? Di, meron siyang hinahanap mga katis, no? Siguro yung load o yung maliit na ano, yung dito sa akin na dito, ayan, oh. Ayan dito yung titso. Ayan, oh. Ito yung nahanap niya, so pero idikit ko siya dito kung ikutan ba niya, no. Mamalaman natin na nagdetect siya ng pyrites, highly mineral. Hindi siya nag-detect mga katis dahil ito may load na decoy. May anti-decoy na, so hindi na siya mag-detect dito. Lalo na paglagyan pa natin dito, mas madubli ang filter niya. So hindi talaga siya mag-detect dito mga katis, no. Ayan, tingnan mo. Ayan, dalawa. So, try ko ganyan, ha. Sa gitna siya, ha. Siguro makita niyo, ha. Kanyang dadahan ko pataas kung saan siya mag-detect. Ah. Yan, no? Dito siya sa ano, jewelries. Dito naman ta, bailon naman sila. Dahil may anti-decoy dito sa loob. Hindi na niya ma-detect talaga. Kanya, no? Yan yung mga katitsat. Yan yung, ah. Dadahan ko siyang itaas. Kanya ng paggamit, no? Ganyan. Ganyan mga katitsa. Ah. Dito talaga siya papunta sa ano, jewelry, oh. Oh, jewelry siya, oh. So, hindi siya dito. Ito pa gawa ng hapon na mineral.
decoy, yan siya, ito pa. Highly loaded mineral. Yan. Kontra dito. Maliit lang. Okay, ha. Tandaan siyang itayo. Ayan. Ito, hindi pa tapos, ha. Hindi pa nalagay ito ng wire na pangkalabit sa kanya, ho. Dito siya talaga. So, pag matapatan mo siya, yan, ikot siya. Tandaan siyang ikot, mga katis, ha. Dahil maliit lang ang hindi siya basta kakaikot. Pero talagang ito, maliit ito, hindi kayo mapapagalaw nito, mapaikot sa hindi pa sanay. So, sa mga katis, mga gagaya nito, pag malagyan na ito ng ano, ang finish ng wire, mas lalo siyang lumakas. Kasi nga, calibrated na ito. So, hindi talaga siya magdetect dito, mga katis, no? Kahit anong gawin mo. Kahit dito siya, dito mo ilagay, hindi niya iikutan niya, no? Dito talaga, oh. Dito talaga siya, oh. Sa maliit, oh. Oh. Yan, oh. Dito talaga siya. Oh. Pero pag ipatong mo siya dito, ilagay mo siya dito, mga katis, no? Yan, oh. Ilagay mo siya dyan. Iikutan yan. Yan, oh. Ikutan siya. Kunin ko siya. Doon siya. Hindi na siya umikot. Doon siya. So, malakas ang pag-receive ng aura ng gold ito. Ito ating calibrated, no? So, madali lang siya gayahin, mga ka-TH. Tapos, taposin natin ito, no? Ang anti-mineral ito, mga katits. Ito yung ilaw na ginto, ang tawag nila. Ito ay quartz. So dinaduro ko siya, ang lagay natin sa ating gadget para sa anti-mineral, at lalo na itong pyrites, no? Ito siya, yan. May durog, lagyan dito ng para hindi magtalsikan. Ganyan, mga katits. Ganyan siya. Ganyan papaluin dyan sa loob. Para huwag magtalsikan. Ganyan siya, mga katits. At marami akong dudurogin ngayon. So ito. Ito, dami, oh. May ano pa, pangalawang layer dito. Dami din. So ay dudurogin. Magdurog ako kasi na abusa na ako ng mga durog-durog. So yan, mga katis. Ito, guys, dismantle ko muna. Maglagay tayo ng anti-decoy dito, guys. Tapos lagyan siya ng maraming glow, guys, no, para ma-seld mo. Ma-seld dito kahit magpasukan siya ng tubig, guys. Hindi siya hindi siya masisira. Yan. Yan siya, guys. Lagyan siya ng ang dayot at maano siya. Ma-soak talaga ng glow lahat ng
kasulok-sulok kanya guys. Siya. Yan. So patuyuin na lang siya. Dapat straight siya sa butas. Dali lang ito gayahin, guys. Basta meron ka lang mabibili na mga materials dyan sa lugar nyo. Dali lang ito gayahin. Yan. So, yan na. Sabi niya sa dyan. Bago mo malagyan ng ano dito, dapat reviewin mo muna, dapat straight yung ano dito. Bago lagyan ng glue, dapat straight talaga. Ito, dapat straight dito, no? So, natin, so may kunti pa siyang, hindi siya straight, no? So, ayan, no? Kunti siyang, ano dito, tawag nito. Dapat straight siya. Okay, ito. So, pagkatapos na review mo na sa straight na siya, so, lagyan mo ng super glue dito guys, o sus glue. Huwag maglagay ng nakaganon siya, baka matamaan yung ano, hindi mo na siya matatanggal. Dito lang ba na sa gilid. Paglagay mo nito guys, kunting dami lang. Dami-dami yan mo konti para tumago siya sa doon sa PVC. Okay, so nagyan mo dyan ha? Yan. Tatago siya dito para mag-glue siya dito sa ano, sa join guys na nilagay mo dito. Yan. Siya mag ano siya, tatago siya guys. So, diin natin siya guys. O, makapag ano ng lights guys, di nyo makita talaga. Ilalim. Tagos siya, no? Tapos, saka na, iikot mo siya para mag-shield siya sa buong, ano, side ng, ano. Meron pa tayong ilagay na washer dito, guys, no? Pangharang dito para pag maglagay ka ng load ay hindi siya mabuhol-buhol sa ilalim yung mga, halimbawa, yung mga aripis o necklace mabuhol-buhol doon sa loob. Lagyan sa dito ng cover guys. Yan. Kita nyo, ang halos almost tapos na ito mga ka-TH. Dito na lang ang kulang niya, yung wiring. Tsaka paglagay ng mga epoxy dito at yung sa dulo at dulo, lagyan sa ng shrinkable tube. So, yan na. Tapos meron din siyang casing mga ka-TH, no? Nakabalot din ng leather yung PVC pipe na casing dito mga katis. So, ito ang ating version 4 na calibrated double antenna. So, may load siya na mercury dito. Bawat pendulum 3 grams. So, 6 grams mercury. Plus, tatlong solenoid. Kasalin lang sa taas. So, 6 solenoid. Tapos, ito ang ating length, no? 12 hanggang dito standard. So, ito ay naging ano na to. Ang haba nito is yan na siyang haba mga katis, no? 39 centimeter, no? Yan, no? 39 centimeter ang haba niya. So, to, yan lang mga katis, no? At sana ay meron kayong natutunan nito. Kaya niyo itong gawin mga katis. At kung wala kayong pambili, no? So, gayahin nyo lang ito. Meron kayong mabili ng mga materials dyan. So, kung balak niyo magpagawa, pin lang kayo sa comment lang kayo sa aking comment section mga ka-TH. So mura lang to kung iano mo sa iba, no? Mura lang mga ka-TH. So wala pa siyang expiration, tapos with anti-deco siya mga ka-TH. 85 na klase ang ating anti-deco dito. Tayo side.